sa jets na lang tayo. Lagi ko lang pa doon. Kita naman ninyo. Heto na, meron na tayong 1,000 subscribers. Thank you, ka-YouTubers. Iba talaga kayo, mga ka-YouTubers. Real friendship. Let's go ahead. Let's go again, YouTubers. Oh, shout out ka pala kay Fellows Vlog.
gawin ang support kay Cop Powell at saka kay Bulis Guzmado sa akin na interview during the free ride. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang ating YT channel. Sa ngayon, mga ka-vloggers, hinahanap ko na lang ngayon ang mga inyong mga live comments. So, let's welcome! Pag nag-live comments kayo, supportahan lang! Heto na tayo! Till next vlog, mga ka-vloggers! Thank you sa ating 1,000 subscribers! Of course, thank you God! Bigyan mo ako ng 1,000! That's all, folks! Bye! Tayo sa bahay ni Karen, yung gumawa ng masarap na maki, California maki. Salitin na natin siya, tatawag tayo. Ren? Eto na, Karen. Yan na, nandiyan na si Karen. Ayan, YouTuber, nandiyan na si Karen. Siya yung gumawa ng masarap na maki. Yan, hindi nakapang, napakasarap. Pasok muna tayo. Kumbaga ano lang nito, parang ano ba yung tag doon? Passion lang niya. Passion lang niya ang magluto. At napakasarap talaga ng luto niya. Tignan natin yung gagawin niya. Kasi gusto lang niyang ipatikim sa akin yung gagawin niyang Vietnamese roll ba yon? Ano lang ito, sample-sample. Pero actually, nakita ko lang ito kasi doon sa mga post niya. Mahilig kasi siya mag-post-post sa mga kung ano-ano mga pagkain. Yan ngayon sa nakikita ko sa kanya, sabi ko, parang masarap siyang magluto eh. Ang dami-dami niyang ginagawa. Ayan. O guys, tingnan naman ninyo, oh. Estudyante ba kita noon dati rin? Ah, ganun ba? Oh, yun. Estudyante ko pala siya dati nung high school siya. Dito kasi sa batang ito, bilib ako sa kanya eh. Ang lakas ng loob niya maglululuto ng ganito eh. Isipin mo yan, no? Vietnamese roll, yan siyang... Ano dahil mo dito? Lechugas, no? Tapos ano to? Avocado. Tapos yun yung parsley. Tapos may carrots. Tapos may cucumber. Tapos iro-roll yun yan. Okay lang yan. Ako lang naman kakain yan. Alam ko naman pagka yung bibili na uli yung mga... Actually, siya talaga, masarap talaga yung luto niya. Napabili ko yung mga anak ko. Hindi, anayin ko talaga yun. Ipopromote ko talaga yan. Hello! Ay, si mami niya nandito. Friend ko yung mami niya. Actually, kung minsan din ang uli ko yan, kasi ito mag-pick ang problema sa rice paper minsan. Ah, rice paper. Ah, sabi rice paper. Ay, rice paper. Kailangan siyang ibabad muna sa tubig kasi parang impliable. Ayun, pliable. Pag sabi yung pliable? Ayun nga, yung madali yung mga yung calcium. Okay. Kasi pagka yung patigas, yun siya. Ayan, ganito pala yung kanyang papel. Anong tawag sa papel na yan? Rice paper. Ayan, si rice paper. Actually, na-excite ako sa ginagawa niya eh. Kasi namakita ko ito doon sa Facebook niya, guys. Talaga sabi ko, ano ba itong pinagagawa ng bata ko? Sabi ko, parang eager talaga ako sa bukan. Eh, ano nga, nung nagsaya. Ayan, so, ayan, sige, try natin. Peanut sauce. Sarap siyempre, naman. May ibang combination yan. Pero, sa palagay mo? Uy, girl! Anong mo muna yan? Putulan mo pa. Baka naman ako yan. Hindi, okay. Okay. Okay.
tayo ng plating niya. Ayan, ito yung kanyang plating. Guys, tignan naman ninyo, oh. Pag masama, ang cute niya, oh. Kaya hindi ako nagsisisi kumorder sa kanya. Kasi talaga naman po, yun, napakasarap. Picturean natin. Ayun. Sarap. Mm. Ayan. Start na ng kainan, guys. Tignan naman ninyo, oh. Ingitin ko muna kayo sandali sa aking vet na miso. Meron siyang konting yung parang ano noodle. Lulusaw sa akin. Ang sarap. So, hindi kayo magsisisi. Order kayo dito. Nako. Para mag-order dito, kontakin niyo ako. Mahirap po minsan. Mm. Shout out. Mm. May bunga nga. May herbang. Mm. Talaga. Yung parsley. Parsley? I mean. Okay, sir. Mm-hmm. Oh, pero kahit yung parsley, basta may mix. Okay. Mm. Ganyan pala yan. Healthy naman, no? Tapos, parang kahit hindi siya malamig, parang malamig siya. Yung kasi nga yung mint. Sila hindi sila kumain yan. Alam mo bakit? Matigas daw, hindi man nila mahuya. Hindi sila makahuya. Ang sarap nga eh. Kuha-kuha niya. Ayan, gagawin pa nga siya. Meron siyang something. Hmm? So, sir, order ako ng ganyan. Magkano ba order ng ganito? Healthy foods na ganito. Instead na mag-salad ka, complete na siya. Binili
nakakatakaw ako, no? Nakadalawa na ako, pero tama na yon. Baka mamaya mapasobra na ako. Yan. Hindi ka masobra dyan kasi it's like salad naman siya. Oo nga. Yan. Ganda naman, no? Hahatiin mo lang naman talagang gano'n yan. Pwede rin naman hindi. Pero kuminsan. Pero para hindi halata mata ko, kailangan nakahati. Yan. Diba? Cute siyang tignan pa muna niya. Yan. Yan nga naman, kitang-kita yung ano niya, yung... Anong tawag dito? Yung... Ikaw rin, magaling ka sa ganun. Alin? Yung view na ganyan, anong tawag doon? Hala, hindi mo rin alam. Hindi mo rin alam. Basta pinagpapato ko lang na ganyan. Yung kitang-kita talaga yung kung ano yung nasa loob ba yan. Yung carrots, yung et cetera, et cetera, et cetera. Kainan na uli, guys. Mamaya na lang, talo-talo muna tayo, ha? Bye-bye! Hindi mo agad kinain yan. Itong rice paper na to, nagbibitak-bitak yan. Ah, ganun ba yun? So, maya-maya, butas-butas na yan. So, dapat within 2 hours, makain na siya, no? Ang ginagawa ko, pag hindi talaga agad makakain yon, although I assume dapat makain siya within 2 hours, binabalot ko ng ano, ng cling wrap, isa-isa. Binabalot ko ng cling wrap isa-isa para hindi siya exposed sa air. Kasi nga, magbibitak-bitak siya. Yan ang ano ko. Ano yung cling wrap? Yung ano, yung plastic. Yung yung pinababalot ng food, di ba? Pangtakip. Yung sa mga gulay nilalagay nila yan pag gano'n. Yung pinababalot nila ng mga lettuce, ng mga ano, sa mga supermarket. Yung manipis na plastic. Kailangan ko siyang ibalot ng gano'n. Yun, isa-isa. Ang sarap talaga ng pagkagawa niya ng kanyang peanut sauce. Yeah, yun my secret recipe. Manyaman niya. Very good. Kung order kayo na ko, huwag na kami mag-commercialize. So, homemade talaga. The best homemade. Kumain kami ng ganyan nung isang araw doon sa Vietnamese restaurant dito sa ano. Sa St. Jude. Meron nga dyan. Hindi naman sa pag-ano. Hindi naman sa pagkakuan talaga, ha? Pero, I'm not impressed. kasi alam kong gawin. Tsaka hindi ko gusto yung sauce nila. Kasi parang napaka-bland ng taste. Eh, hindi naman sa pag-ano, pero kasi yung sa akin, gusto ko siya ng ganyan, yung lasa talaga siyang pina, tapos meron siyang hint ng ano, di ba, ng citrus, tapos may konting spice, hindi yung plain ng ganun. Pasensya na guys, ayaw magpakita ng mukha nung alam ko. baka mamaya ako madimanda niya. Meron pa dito, oh, linagay ko lang dyan para mas maganda yung lalagyan, pero kuha ko pa dyan pag kulang, oh. Umorder ako sa kanya, yung maki, ang sarap. Ang ano ko lang talaga doon, kailangan ko improve yung pagkain. Kasi pag kinat ko siya na ganyan, minsan na ano, kaya sabi ko dapat talaga yung mas manipis pa dito. Yung ginagamit talagang pang ano nun, yung Japanese knife na, as in talaga paper thin na ano, na klase ng knife. Kaya hindi yun nasisira basta-basta, pero pagka mga plain na ganito, minsan, pag gano'n mo magdudurog. Ah, ganun yan, no? Ano nun. Kaya doon ako nagtatagal. Mas matagal pa sa akin mag-cut kesa yung mismong pagka-assemble. Sabi ng anak ko, sarap naman ang sauce niya. Si Jewel! Si anong sauce? Ay, yung ano, yung maki mo? Oo. Sabi, tignan ko nga, sabi ng asawa. Ay, oo nga, sarap, sabi ng ganun. Kasi nung di ba yung lasa niya, hindi kagaya doon sa iba. Parang puro kanin. Hindi, pati yung sauce. Nagustuhan nila rin yung sauce. Kasi, di ba, mahilig din sila sa maki. Oo. Ngayon, pagka nung, siyempre yung sauce, gusto rin nila. Oo. Habi, ang ganda-ganda naman. Ang sarap-sarap naman. Pati yung presentation ng ano, nung wasabi. Oo. Uy, in-scoop pa, ha? Naka-scoop pa nga naman. Oo. Natuwa sila. Kasi sa sobrang tuwa, wala na. Kunyari, hindi talaga yung pwedeng tumagal. Kaya sa'yo dapat talaga automatically kinakain yun. Kanya nga, nag-celebrate kami. Kunyari, anong oras noon, ano? Ako si Andre. Gutom na gutom. Mami, mamaya ka na. Oh, late na kayo. Late na kasi dumating yung mga anak ko. Late na rin. Yun nga, pagkakuan. Kaya na tayo. Sabi nga, gutom na ako. Ano pang gagawin natin? Siyempre, mag-vlog muna ako. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi ng anak ko, pwede ba, mami, huwag na tayo mag-vlog. Ang sarap ng pagkain. Sabi, alam mo, alin ang unang nilantakan? Oh. Yung maki mo. Grabe. Oh. Tapos nung matikman nga nung asawa ni Jewel, nagustuhan niya. Sabi, wow, sarap naman ito, ah. Sabi gano'n. Mas natuwa siya. Nung una, akala nila, yung wasabi mo, fake. Oh. Kasi may fake. Oo, oh, meron. Eh, nung matikman nila, uy, umugong ang tenga ko, ah. Ang sarap. Kaya nga sabi niya, ay mami, buti na lang nalaman mo kay Karen na ganito. Sabi, eh yung
akong ano, friend ko siya. Eh mahilig ako siyang ano, post ang kung ano no. Eh yung mga iba niyang pinopost, syempre. Gusto ko rin. Kanya lang, gusto ko yung naiiba. Oo. Para ko si Princess dati. Pinagbigyan ko noon si Princess, pinagbigyan ko siya. Kasi talagang, ano, makulit lang talaga din. Sabi niya, birthday nga daw nung, ano, nung bunso niya. Ang mga bisita lang naman niya, yung mga friends lang na iba from church, tapos sila lang within family circle, ganun lang. Sabi niya, kasi ate Karen parang gano'n. Yung maiba naman, yung... Ako rin, ayoko na mga spaghetti. Oh. Sabi niya, yung may makita naman silang iba, sabi niya. So sabi ko, ano exactly ang ano mo, ang gusto mo, sabi ko sa kanya. Yung niluto mo noon na nakita ko, sabi niya, alin yun? Kaya ako, yung black pastas mo, Joseph, sa isip ko, minsan pala ako gumawa nun, tiray ko lang yun. Sabi ko, hindi. Squid ink pasta, that's Italian kind of ano of pasta dish. Pero sabi ko, grabe to si Princess, sabi ko. Talagang yung mga pinili niya, yung pinaka matatrabaho. Alam niya pumili, yung pinaka matatrabaho yun talaga. Alam mo yung ano na yun? Yung squid ink pasta na yun, from scratch ko ginagawa yun. Alam mo para maging black siya. Although may nabibiling dried pasta na black na kagad, pero I don't use that. Ang ginagamit ko talaga yung ink mula sa fresh squid. Ini-incorporate ko sa dough mismo. Tapos meron akong pasta machine. Ganun ko siyang ginagawa. Fresh noodles with squid ink siya sa loob. Kaya siya black. Tapos basically, oil-based lang yon. You don't put yung mga tomato sauce. Ano yung oil mo? Canola oil, ganun? Hindi. Olive oil. Ay, so siya. I like that. Magkano ba yung order nun? Magkano yung order nun? Wala akong ano, yun yung sinasabi ko. Kaya ako pumayag doon sa sushi kasi okay lang kasi I don't use tools maliban doon sa yung sa mismong mat. Pero yung pasta maker ko, naiwan ko doon. Sayang! Galing sa ano yun? Galing, pinabili ko talaga kay Kuya Ron yun. Sabi ko, bilan mo ko nito kasi gusto ko talaga nito. Sabi ko, and make sure, sabi ko, huwag kang bibili ng kung saan gawa. Gusto ko talaga yung from Italy. Sabi ko sa kanya, gusto ko yung Italian made, yung made in Italy talaga. Kasi sabi ko, yun yung mga matitibay. Kasi nakabili na ako ng ganyan before, sabi ko lang ginamit, nasira na. Kaya nun, sabi ko, actually, kahit makabili ka nga na second hand, basta yung galing sa Italy, sabi ko sa kanya, yun ang bilin mo. Reklamo naman si Kuya, sabi niya, yung mga pinapabili mo man sa akin ang bibigat, sabi niya. May pinabili pa akong ganito sa kanya, cast iron pan. Sabi niya, para saan naman yan? Si Kuya ko mahilig din magluto. Actually, siya, yun ang trabaho niya. Pero yung mga sinasabi ko sa kanya, hindi niya alam. Sabi niya, para saan ba to? Sabi ko, cast iron yan, hindi mo alam yan. Sabi ko, pag magluto ka ng steak, sabi ko, kahit dyan mo gawin. Para siyang typical na frying pan, pero ang ginagawa niya, magsisear siya ng maayos na para mo siyang grill without using yung charcoal. Sabi niya, ay ganun, di ko man alam. Sabi ko, try mo. Sabi ko, magandang gamitin niya kasi ang bigat. Sabi niya, oo nga, ang bigat. Sabi niya, ganito lang daw kalaki pero parang 4 na kilo. Sabi ko, mabigat talaga yan. Sabi ko sa kanya, kailan mo padadala? 3 taon na, hindi pa niya napapadala. Nakita ko sa Facebook mo. Kasi tayo. Nung si Pastor Ambet na dalhin kasi mabigat din. Sabi niya, ito lang Pastor Pasuyo ko. Sabi niya, hindi na muna yung iba kahit ito lang kasi nga pinipilit ko nun si Kuya. Padala mo yung pasta maker ko. Ingredients niya is ano lang, rice tsaka ano lang, rice tsaka water. Yun lang yung rice and water. Pero ang hinahanap ko yung may combination ng tapioca kasi that's what makes it chewy and transparent. Ayun pala yun kasi ano. Kasi yung mga ibang brand nito, pag ni-wrap mo na yung vegetables mo, hindi mo nakikita yung loob kasi hindi sila transparent tapos hindi sila chewy. So hindi ko gusto yung mga quality na yun. Ayun. Gusto ko yung sinabi. Kailangan yung sa yung may kasama siyang tapioca. Tapioca. Oo. Ayun. Kasi nga yun nga para maging transparent siya tsaka chewy. Oh, sarap nga na talaga no. Oh, iba yung lasa no, parang hindi siya no. And the best rice paper that you can find are the ones made from Vietnam mismo, hindi yung sa Thailand. Ayun, kasi Vietnam kasi roll nga yan. This recipe came from Vietnam. Kaya yun talaga, yung kung may choice ka rin lang, yun ang pipiliin mo. Hindi ayun. Yung mga galing sa Thailand. So, preferably from Vietnam. Ayun. Alam mo, ngayon ko na-appreciate talaga yung mga pagkain ng Vietnam, no? Masarap ang
diet ng school. Sa totoo lang, healthy actually. Pero ulitin ko lang, nung makita ko sa Facebook mo, pagkatapos binigyan mo ako ng choices, actually, collage yung choices mo eh. Hindi ako naakit dun sa collage kasi hindi ko makita. Kailangan ko pa siyang i-zoom. Naku, sabi ko, pero nung unang nakita ko, ay gusto ko itong malinaw na to. Tapos nakita ko yung Maki. Ay, pwede na to, sabi ko. Pwede na. At least for a change. Kaya hindi ako nagsisisi. Thank you rin sa ginawa mong pagbibigay sa akin na pagpapaunlak mo sa pagpapa-interview sa akin para sa vlog ko. Although ayaw mong magpakita yan ang mukha. Nakita na naman nila guys ang mukha, diba, kanina? Pero actually, siya yung estudyante ko na very bright and very kind, very smart. And pagdating sa pagluluto, wala akong masasabi. Take it from me, matakaw ako. Kanya ako nagkasakit. So, ang kasi, misaya, no? Hindi tumatanda. Parang kami lang yung tumatanda ng mga estudyante niya, pero siya hindi tumatanda. Ang unfair ng buhay. Wow naman, ganun pala yun. Bakit kami ang tumatanda, siya hindi? Oh, ganito na lang, mga ka-vloggers. Ganito na lang. Shout out kay Karen Pascuela. Kung nais ninyo na magkaroon ng masarap at naiibang birthday celebration o kaya any parties in a small group, sabihan lang ninyo ako, bibigyan ko kayo ng tip. Yan na yan. So, bye for now, guys! Natin mga guys, kung ano yung sinasabi nila na rice paper na ginagawa para sa Vietnamese shrimp roll. So, ngayon, sabi niya, dito raw niya nabili. So, tignan natin. Mabibili nga ba niya natin dito or merong stock ba or wala? Saan nga ba pwedeng hanapin? Oh, sige guys, mamaya na lang. Bye-bye. Ayan guys, tingnan natin ngayon dito. Sabi naman, ayan, kasama ko itong anak ko. Para sa ganon, tignan namin kung ano nga ba talaga yung mga tinda dito. Wow. This is how Vista Mall is. Pang social talaga. Kung titignan mo, aha, bawal ang mga anak. Naka-close sila. Lockdown, syempre. Pero titingin tayo dito ng, ano nga ba talaga? Maghahanap tayo dito ng rice paper. Paper rice. Kanya lang as for this moment, parang type ko muna na, tingin-tingin muna ng mga bagay-bagay na pwedeng mabili dito. So, tingnan natin dito. Ano nga ba dito? Baka, honestly guys, hindi ko alam kung saan mabibili yung paper rice. Wow! Ang mura naman ng kanilang blueberries. 153 only. Pwede. Naku, kung hindi na ako, pati yung kanyang mga yung kanyang mga shredded shrimps, 121 pesos only. Pwede. Pwede bumili dito. Makabalat na. Top picks. Oh, ganda naman ito kanyang ano. Tingnan natin ito kanyang. Aha. Oh, yeah. Ito pala. Ito na ito. Ah, bibili ako. Bibili ako na. Tansin na dito na kanagkay. Ay, ano ba ito? Samchi. Ayan. Hungarian sausage. Of cheese. Uwi na tayo. Tama yung sinabi ni Chef Karen. Wala talagang walang availability ng rice. Ano kasi yan? Ng rice paper. Mahirap talaga maghanap ng rice paper na kailangan ang brand made in Vietnam. So ngayon guys, pauwi na kami. Actually, hindi ko na na-video pa yung iba. So ang nangyayari ngayon, uwi muna kami. Kanya lang nag-request itong katabi ko. Mag-Jollibee daw muna kami. So, titingin tayo ng Jollibee dito.
Mainom talaga, wala kang kasama, no? Para walang gastos. So guys, mamaya na lang. Kakakain na lang kami. Order daw kami doon. Hindi ko lang kung order din namin. Sige guys, bye-bye! Travel vlog! Parang travel vlog tayo, no? Kasi wala tayong nakita talaga na rice paper. Para doon sa Vietnamese Chinese roll na sinabi ni Chef Karen. So, ngayon, travel vlog lang tayo. Joyride lang tayo ngayon. Hanggang sa makarating tayo sa Jollibee! So, guys, ayan, malapit na tayo. Ano ba ang gusto niyong order pagka ganyan, pag nasa Jollibee kayo? Chicken? Chicken Joy? Anong klase? Gusto ko spicy. Kaya lang, dapat walang balat. Sa akin ang balat. Bawal! Cholesterol! Woo! Cholesterol! Pagka masarap ang pagkain. Itong katabi ko, sabi niya, kanya daw ang balat. Saya-saya naman nun. Tama to mga to. Sumesenyas ka na nga, tatabi ka eh. Ay, nako. Ilak magawa. Ah, nasan si Jollibee? Ayun, ayun si Jollibee. Tatabi tayo ngayon. Oy, mga sasakyan, medyo tumabi-tabi naman kayo at ako'y liliko. Ah, kitang-kita na si Jollibee. Jollibee! Ayun, pwede tayong sumingit doon. Aha, mapasingit kaya tayo. Oh, paano nga kaya? Ayun. Medyo magtatagal tayo dito, guys. Customer parking for Jollibee only. Yes, dito tayo. Tapin sila. Maximum of 1 hour. Tama-tama. Ano bang orderin namin? Sulit sarap. Yung burger, jolly, spaghetti, burger, steak, whatever. Bye-bye. Papasok na tayo niyan. Ano kayong orderin ko rito? Cheese burger. Chicken. Siwan. Double rice? Asan? Dito pala. Kaya mo, di ba karang ko nagda-diet ka sa double rice? Oo nga, di ba? Puti lang naman yan. Siwan tsaka sito. Kaya sito. Ipa, ano ba? Ate yung sito ba may spicy ba? Dine in. Spicy pa lang ha? Spicy pa nila? Pwede siyang food? 100. Ikaw na. Teka, dapat i-dagdag mo na yung akin, C1. C1 ka? Oh, C1 spicy. Mabita lang yung sito. Anin ko naman yung maraming rice? Gusto mo ba na maraming rice? Breast pie ka? Spicy din yung sa kanya. Breast. Yung breast yung bigay mo na. Kunin mo, Day. Sabi mo, less ice. Ang wings and less. Yung wings na lang. Meron ko palang breast. Sige. Ayan, breast part. Okay. Iwanan na natin siya. So dito na tayo. Hanap tayo ng medyo malamig-lamig na place. Init. Thank you.
Dito na tayo. Dito tayo, guys. Hintayin natin siya. Ah, ang dami-dami na kapila ngayon dito sa ano, sa Jollibee. Ayan, ayun na siya. Waiting na siya. Para sa food. Ayaw daw niyang pakita. Camera shy. Ayan, camera shy daw siya. So, orderin natin. Ayun, yung wings. Nice spicy. And breast part. Parang mukhang sunugan. Tapos, ay, Coke siya. Hindi siya Neste, no? Hindi. Sumpa Neste? Neste sana. Alam na, pagka-diabetic, guys, kailangan huwag kang masyadong maano, ma... konti lang yung ano niya. Yung... sauce, yung gravy. Pinabuksan ko. Konti lang ang gravy. Tignan nga natin kung ayan. There you go. Palagyan. Dito malagay. Buhos ko? Oo, buhos mo. Tapos hingi ka uli nang... hingi ka uli. Hindi naman refill ako. Oo, basta lalagay lang doon. Nagre-refill sila. Yan. Yan ang masarap. Buhos mo lahat. Dito refillable. Refillable. Hindi sabi. Ako, palagi kami nagaganyan. Asma, dali. Ita ka. Pambirong... Tara guys, kain na tayo guys. Sa kanya dalawa, malakas ang kumain ng rice. Ako isa lang. May na lang akong kumain ng rice. Tama mamaya. Sa'yo na yung ano, yung malat. May nag-alcohol ka ba yan? Na? Ako na lang malawa. Nag-alcohol ako. Ako na lang, ako na, ako na, ako na. Bakit sunog yung ano nila? Napasobra yung luto ng ano, ng balat. Pero bawal sa yung ano, may spicy. Alam mo yun? Nasa labas ang spicy. Sino sabi bawal sa akin? Hindi mo tinanong sa doktor mo? Hindi. Yung po bawal ang mama. Yung sino may sabi yung refillable? Yan eh, yung kami nga, di, sabi may bayad yan. Ikataka ako sa'yo. Ay, di humingi ng ano? Na? Ketchup. Ketchup ang alam ko. Saka ano? Nagdala ko kita. Pero pa, tanong mo mo lang pwede refill. Nakano ka ba? Yan mo. Nasa akin naman. Ay, roman pala. Try mo kung ma-refill yung gravy ng Jollibee. Pagka wala, ketchup tayo. Up, sobrang kanin, balik natin. Bigyan natin doon sa anak ko. Pagkilo. Sap ng food. Ayan, nando doon siya. Nag-ask niya kung pwede yung refill yung gravy. Sana successful. Refill. Ayan. Eto guys, meron tayong refill ng gravy. Siyempre, as usual, buhos natin dito. Ayan. Yan ang gusto ko. Yan talagang binubuhos.
Sabi nga nila, KFC daw ang gravy, ginagawang sabaw. Ganon din naman ang Jollibee, ginagawang sabaw. Pati naman magbigay ng hot sauce. Ganyan. Di ba? Ang sarap ng sabaw. Hindi siya sauce, hindi siya gravy. Hindi ko lang nalang. Siya ay sabaw. Ba't siya alam hindi? Pero marumi dito na? Hmm? Marumi. Paano marumi ako? Yung datin. Yun naman. Sarap. Wala na nakatimpa ko. Bakit? Tampak na pa naman din labakan ko. Kalandrik ah. Hmm? So, kaya ko naman labat. Wala tiwala sa laundry. Saan mo sa si Andre, may damit pa sa koko ko? Hindi ko alam. Hindi nakita ko yung ngayon, baka wala lang sa gamit yung uniform niya. Ha? Tsaka yung t-shirt niyang red blue sa trabaho, nasa ano. Sana kahit pakisulo niya muna kay Jiro, kahit papakita niya isang peraso. Ang sarap. Anin mo ah. Bunin mo na. Kung gusto mo pa. Pag kumalang ganyan na makalma mo yan ang gamamang gabi niya. Bagay mabuti. Ganun lang naman. Magtano lang yan ako at merienda. Ano merienda mo? Yung babi bilang tinapay sa ganun. Dumamalik sa pasta, ano yung merienda mo kasi kanset? Ngayon para sa aso ah. Sabi mo dito, para sa aso. Wala ang matitira dyan. Baka nang patibot ko, wala kang aba. Sakit? Lulutin ko sa bahay yun. Ano din? Yung kukupletin ko mo yung sangkap. Kailan masangkap na may mash, ano siya, may mushroom, gatas, may selfie, tsaka bell pepper na red, green. Sarap. Di ko lulutuin dun. Saan mo lulutuin? Sa atin. Madami ako na nun. Kasi bilang puro recipe cubes yun. Para lumasa, no? Ba't yung matanda pinapasok at yung isa hindi pinapasok? Ewan ko nga sa ano. Mukha rin naman matanda yun. O ito pa, oh. Keso daw senior. Eh yan natin naman may mas matanda pa nga. Di ba? Siguro inisip niya magsuot ng muy malimos dito. Baka. Yung ako? Ano ko? Nabitin? Tingnan ko konti. Ay, may spicy ka pa ng ano, no? Mm-hmm. Pwede pala yun. Mm-hmm.
spicy. Dapat magano ka ng ano mo? Akalpin sa... Ang bes ko nakain, no? Sagad to the bones. Sarap ng salad eh. Dapat minsan gawa ka ng magpamukbang ka sa lamesa. Sino magmamukbang? Kama. Halak ba siya, camera shy kayo? Bamo nga papakita. Huh? Ang pamukbang ng camera shy. Abi, magbibidyo mo sa mga sasablog. Hindi, pwede yun. Ay, di ko sabi mo sila kami, willing naman ako dyan. Pag natin, mukbang naman kasi, hindi naman nakakayayin. Pero ganito, stolen. Maganda kasi nagmamukbang ka. Pabor sa inyo, no? Kaya gawa ka ng vlog mo yun. Kaya kumakain ka everyday. Ano yan? Everyday. Ang mukbang kailangan, itlog maalat. Tusino. Hindi, ba iba? Lepis. Di ba sa mukbang? Kung Filipino, dis. Itlog na maalat, fish, talong, buro, ganun ba? Kaya naman kakain, masasela yung mga nasa bahay. Pwede rin ang limpak-limpak na fried chicken. Ganon. Ang tema mo dapat tungkol sa'yo, nanbawa, di ba sa, may sakit ka? Yun ang magiging routine mo, yung araw-araw mo ginagawa. Kinakain. Yung soft drinks mo, nabusog ako. Sa'yo yan, ayoko. Gusto mo pa manok? Ayoko na. Balatan ko. Sa'yo na. Ayoko. Di ba naku sa'yo manghang, ba't sa akin hindi? Na? Sa'yo manghang. Sa akin hindi. Baka nagkamali lang sila ng ano, pasak. Kaya nga. Masarap kayong manghang, nakakagana kumain. Pero kasi bawal mo sa may mga ano. Sa cholesterol, okay siya. Kaya huwag susobra. Ang ganda na lalagyan ng kanilang kutsara, oh. Talagang lalagay dito para sa safety ng mga nagsisigamit. At ang kutsara nila, ayan, mga kubiertos. So ilalagay nila dito sa loob. At nakalagay dito, we care about your safety. Our utensils are sanitized for your protection. Ay, di ba? Saan ka pa? Dito ka na sa Jollibee. At tignan mo naman, meron siya nakalagay. Jollibee Foods. Mm-hmm. Don't forget to wash your hands. Meron po siyang panotis. So, baka naman Jollibee, gusto mo naman magpa-sponsor. Sponsor naman naman ako, magmumukbang lang naman kami. Baka type mo lang naman. Jollibee! Babusog ko. Abusog ka ba? Mm-hmm. Ako nga. Mm. Busog ka? Eh, ang dami mo pang ulam. Oh, grabe. Makanin ka pala. Dalawang kanin, no? Ngayon lang. Parang di ka rin na gano'n. Parang lakad diet. Ngayon lang. Pag kami ni Brad, di mo na kumakain ng ganyan. Kaya mag... Nakakagutom kami. Mag-message. Mag-message nga ako kung nakabili na ng ano ng... Wala akong gamot eh. Bibili akong gamot doon sa San Agustin. Wala, kaya matego ka na na. Hindi, hindi pa siya nagre-reply eh. Ha? Text ko muna siya. So guys, please subscribe sa channel ni Tita Lisa Lintag, and click the bell.
para sa notification net. Panoorin niyo yung mga video niya and i-like niyo din po, guys. And subscribe niyo na, guys. So, bye-bye, guys. Magbabalik tayo ulit. Bye-bye. I love you, mwah.